tayo ito. Changhong. Problema niyan ay yan. Nagpapayulit yung screen. Pero mapapansin nyo parang yung pagbayulit niya ay parang swapping ng odd even signal natin, ano? Yan. Okay, so check natin, 32 inches lang ito. Tingnan natin kung ma-solve din natin yung problema na ito. So dati ang ginawa natin dito ay yan, backlight 2021. Okay, ito pala yung model number nito, ano? Yan, 32 changhong ang tatak. Ito naman yung kanyang main board. So pati audio pala nito naki-convert na rin, ano? Yeah, pati kinonvert na rin pala natin yung audio niyan. Tapos ang issue niya ngayon ay nagbabayulit. So yung mga ganitong top board, try natin kung makuha natin yung problema niya. So dito, may nakalagay dito. Yeah, it's C2, it's C1, LC1, LC2. Okay. So hahanapin natin si LC1, LC2. Huwag tayo mag-cutting, ano. Try natin i-modify si LC1, LC2. Titingnan natin kung mapapatino natin yung ganitong unit pag nag-modify tayo ng LC1, LC2. Kasi yung bagsak ng display niya ay sa tuwing magpapalit yung odd-even signal natin. Okay, so hanapin muna natin dito kung saan si LC1, LC2. Tapos ikakat natin yung main source niya. Tapos ibabypass natin yung odd even signal natin. Or BGH, BGL. Okay, hanapin ko muna. Okay, so nag-test point tayo dito. LC2, LC1 natin. Ito LC2 natin, ito LC1 natin. So yung LC1 natin, dito siya nakatap. Ito. Tapos LC2 natin ito. So remove natin tong resistor na ito. Tapos check natin kung wala nang ibang tagos yung circuit na ito. Kung diretso na ba yan dito sa ating LC1, LC2. Okay. Ito yung pinaka-swapping voltage natin, yung dalawang to. So pagdating naman dito sa kabila, wala na siyang connection dito. Okay, remove na lang natin ito. Tapos magbabypass tayo dito ng BGH, BGL natin. So yung LC1 natin, tingnan natin. Okay, so yung LC1 natin, yan yung even number natin, even. Tapos yung LC2 natin, yan yung odd natin. Yung odd signal natin kadalasan magkatabi sa ating clock signal. Okay, so bali ni-remove natin yung LC1, LC2 natin dito. So, wala na siyang odd-even signal na pumapasok dito. Okay, dito wala rin, dito wala rin. So, tingnan nyo yung display niya. Kulay violet lang siya, no? So, dahil walang swapping voltage, violet lang siya. Yan na yung pinaka-damage niya, no? Pero gumagana yung units. So, gagawin natin, try natin mag-bypass ng BGH, BGL. Hahanap tayo ng BGH, BGL. Kadalasan yan, dito yung BGH, BGL natin, ano, sa dalawa dito. Okay, so na-modify na natin yung kanyang LC1, LC2. Pero yung picture niya ay same problem pa rin, ano? So ibig sabihin may damage yung ating clock signal. So ito mapapansin nyo, na-modify na natin. Ito yung LC1 natin, BGL ito. So ito yung BGL natin. BGL negative 9.
Tapos ito naman yung BGH natin, LC2 natin. 29. Okay, so pasok na yan dito. Lipat natin, tester natin. Papasok na yan dito. Ito, LC2 natin. 29. So, yan o. Fix na, no? Hindi na siya swapping voltage. Okay. Ito naman, LC1 natin ay negative 9. So, ang hahanapin na lang natin dito, yung ating mga clock signal. Yun na lang yung puputulin natin yung clock signal natin. 1, 2, 3, 4. Bali, 4 na. Bali, 4 na yan. Kung hindi dyan, pwedeng dito ang problema. Yung 4 din dito. Yung 4 dito, 1, 2, 3, 4. So, pares lagi yan. Oh. So, ito yung LC1, LC2 nating dalawa. Okay. So, hanapin natin yan. Kung saang side may tama. Ano? So, try muna natin dito. Hula-hula na muna tayo. Ayan o. Oh. Kulay violet na lang siya. Hindi na siya papalit-palit. Mayroon siyang good pero doon sa pinaka taas. Okay. So, try natin dito. Cut. Okay. So, bali yan yung clock natin. Yan. Ito yung LC2 natin. Ito yung LC1 natin. So, ito kakat natin to. Try natin kung titino yung ating unit. Pag hindi, lilipat tayo doon sa kabila. So, dapat yung cutting natin ay isang hiwa lang, ano. Try natin kung makakuha tayo ng isang hiwa lang. Para hindi naman mabugbog yung ating yun. Okay. Kuha, ano. Okay, testing natin. Tingnan natin kung magkaka-picture itong side na ito. Pag hindi, lilipat tayo sa kabila. Ganun lang naman sa cutting. Kung hindi makuha sa isang side, sa isang side naman ang ililipatan natin cutting. So, yun, no? Parang humuhulas siya, no? Yan. Nagkaroon nga siya, pero humuhulas. May hulas siya. So, try din natin i-cut yung LC1, LC2 nito. Okay. Try din natin i-cut yung LC1, LC2 nito. Or pwede din natin ibalik yung swapping voltage nito. Pero, kahit hindi na siguro. Okay. Try na lang natin tanggalan siya ng LC1, LC2. Pero nag-normal kasi siya, pero nag-white screen siya, no? Yan. Pero nawala yung color or violet niya. Kaya lang sa ganitong problema kasi, pwedeng nasa kabila ang issue. Pero medyo hindi rin, ano? So, try na lang natin i-remove si LC1, LC2 dito. Try natin. Titingnan natin kung may pagbabago. Pag wala, no choice tayo. Lilipat tayo sa kabila. Or try natin kaya pagsamahin lahat ito. Tapos maglagay tayo ng resistor. Baka may pumapasok na signal dito. Kaya nagwa-white screen yung ating display. Pwede rin, ano? Cut muna tayo ito. Okay. So try natin. Power on lang natin. Yeah, backlight na siya.
So parang same pa rin ang problema niya. Ayan, uhulas pa rin siya. Umuhulas siya. Ayan. Okay, umuhulas siya. So try natin muna ibalik ulit. Tapos lipat tayo sa kabila. Titingnan natin kung ganun din ang problema niya. Okay, so yan ha, binalik natin yung pinat natin dito. Yan, naidugtong ulit natin siya. So, try natin lumipat dito sa kabila. Cutting muna tayo dito sa kabila. Okay, so bali dito tayo lilipat. Kakat natin muna tong ito, itong apat. Itong apat muna. Okay. So, ito putol ito. Okay, so try natin. Tingnan natin kung same problem na doon sa that una nating cutting. Kung same problem, maaring mahirap ang trouble. Yep. Ganun din ano. Ito violet pa rin siya, no? Pansin niyo ba? Nag-cut na tayo doon pero violet pa rin siya. So ibig sabihin tama na yung unang execute natin. No, una tama na yung unang execute natin ang problema. Namumusyaw siya or nagwa-white screen siya. So, ibabalik na lang ulit natin to, tapos lipat na naman tayo dito. Dito na tayo mag-execute ng tamang execute ng kanyang cutting method. Okay, so ito na. Natapos na natin siya, no? Na-set up na natin siya. Yan. So, medyo mahirap din ang trouble nito. Tingnan nyo, nag-normal na siya, no? Yan. Normal na yung display niya. Hindi na siya papago-bago or nagpi-flicker or umagas pang yung screen. So, ang ginawa natin dito dahil medyo komplikado nga yung problema nito. So, ginawa natin, tinanggal natin yung supply ng LC1, LC2 natin dito. So, open circuit na yan, wala na tayong supply na pinapasok dito. Hindi na rin tayo nag-bypass. Open circuit na yung LC1, LC2 natin. So, walang supply na papasok dito si LC1, LC2. At wala din siyang supply ditong papasok dito dahil sa side na ito, kinat na natin yung clock signal natin na apat na piraso. Tapos, yung LC1, LC2 natin ay kinat din natin. No? Wala na rin yan. Okay. So, ito, buo yung side na ito, kaya lang dahil nagdududa tayo kanina, nag-cutting din tayo rito. Okay, pero naibalik na natin yan. So ito, wala din pumapasok dito na LC1, LC2. Kasi nga, doon pa lang sa main natin, ay pinatay na natin si LC1, LC2. Yan o, open circuit na yan. So pwede pala yung ganitong top board na walang LC1, LC2 na pumapasok. So, kaya niya gumana kahit wala yung signal na yon. Okay siya. Pwede. Kasi pag nilagyan ko siya ng LC1, LC2, nagkakaroon siya ng freeze. Hihinto, tatakbo, hihinto. Yon. Pag mayroon siyang LC1, LC2. So, pag minotify naman natin, pinix natin, ganun din ang lalabas sa kanya. Nagwa-white screen. Tapos, yun din, naghihinto din siya. Parang naglalag din siya or naghahang yung screen natin. So, nung ginawa natin yung setup na ito, ni-remove natin yung LC1, LC2 natin,
nag-normal yung display at hindi na siya nagpi-freeze. Pero naglagay pa rin tayo dito ng 1K resistor kasi hindi pantay yung supply na pumapasok dito. May lumalabas na supply dyan na iba-iba. So, pag may resistor kasi tayo kinabit, yung supply ng apat na yan ay pari-parehas na. Okay. So, hindi na pa bago-bago yung lalabas sa screen natin. So, ito, buo pa yung side na ito. Pero wala na siyang LC1, LC2. Ito, sira na lahat ng side na ito. Lahat ng signal, sira na. So, nakuha siya sa ganitong repair. So, mapapansin nyo, wala na tayong LC1, LC2. Okay, so pwede siya sa ganitong panel. Yan. Okay na. Hindi na paiba-iba at hindi na siya nagpipreeze or huminto yung ating display. Okay, sasarado ko lang to tapos magpa-final test tayo. Okay, so ito na. Final test tayo tong changhong na ito. Power on. Yan. Tingnan natin kung mag-normal siya. Yun, no? Yan. Okay na, no? Okay, ayos na siya. So hanggang dito na lang video natin.